mga kapare ko, in this video, pag-uusapan natin itong Finefine EV6 na tinagurian sa pinakasulit at pinakamaganda na condenser mic na pwede nating mabili ngayon sa market. Maraming mga nagsasabi na ito ang isa sa pinakamagandang mic dahil ito ay supported na sa mga laptops natin or plug and play na lang siya, and also sa ating mga smartphone like Androids and also ng Apple. Kinakailangan nyo lang ng OTG para mapagana ito sa kanila. Pero anyway, pag-usapan muna natin kung ano nasa loob ng Finefine EV6. So mga para ko, inside the box, unang-una natin makikita yung certification na bumili tayo ng unit sa kanila or unit certificate. Sa mga parekoy, nandito rin ang user manual or user guide para hindi tayo mahirapan mga kaparekoy mag-navigate or kung paano i-connect itong Finefine sa iba't ibang devices. Nandito rin mga kaparekoy yung ating mismong letter or yung message mismo ng Finefine sa atin sa pagbili sa kanila. Also, nandito rin yung ating mismong microphone at yung ating power cable. Speaking of power cable, ito ay supported na mga kaparekoy ng USB Type-C na responsible para gumana ang ating mismong condenser mic. Also, inside the box, nandito rin ang ating mismong microphone at naka-pre-attach na rin dito ang pop filter at yung kanyang mismong hold. Sa baba naman ito mga kaparekoy ay nandito ang ating volume knob na kung saan pwede natin gamitin para sa hinaan or lakasan yung mismong nasasagap na sounds ng mismong condenser mic, which is the EV6. Also, hindi pwedeng mawala yung ating mismong mini stand para sa microphone natin na usually good thing na nalagay ito ng ating Finefine sa kanilang mismong microphone, which is the EV6. So mga kaparekoy, in total, meron tayong 3 items na makuha kasi naka-pre-attach na yung ating mismong microphone at yung kanyang holder, pati yung kanyang mismong shield. At ganito naman yung full setup ng mismong microphone natin pag pinagsama-sama na natin yung tatlo. So usually, yung last nyo na lang naman nilalagay dito is yung kanyang power cable kasi ito talaga yung magpa-power up o magpapagana ng ating microphone. Ang kinakailangan nyo lang gawin dito ay isaksak lang ito sa inyong laptops or kaya sa inyong mismong smartphone basta meron lang kayong OTG cable na supported sa inyong mismong device para walang issue. Anyway mga pare ko, malilaman ninyo agad na gumagana yung microphone once na ito ay umilaw after ninyo yung isaksak ito sa device nyo. By the way mga pare ko, yung audio na naririnig nyo mula kanina ay galing dito sa microphone na to. Yung nakikita nyo kanina sa screen. Yan yung old microphone ko, pero sa mga susunod na clip na pag-uusapan natin about dito sa mismong microphone natin ay galing na sa EV6. So mga kapare ko, ganito yung itsura ng ating AV6 Finefine microphone kapag katapos natin siyang i-plug sa ating mismong laptop. Nag-iilaw nga pala siya ng LGB, which is ito yung indicator na siya ay gumagana. At ang nagustuhan ko sa kanya na features mga kapare ko ay meron siyang mute button at meron din siyang volume rack. Dito, yung mute button niya is yung nasa taasan ng microphone. Kapag kinilik natin ito kagaya nito, yung pag nawala yung kanyang ilaw, ibig sabihin ang microphone ay nakamute or hindi gumagana. So kung gusto natin siyang i-turn on again, ay kinakailangan lang ulit natin i-tap yung taas ito. At kapag nakita na ninyo ulit yung ilaw, ang ibig sabihin online or gumagana na ulit ang ating microphone. Ganun lang siya simple mga kaparekoy, gumagana. Or ganun lang siya simple ginagamit. At ito daw mga volume tangle niya dito sa baba. Ang usually, ang gamit nito mga kaparekoy ay para mas mataas or mas mapalawa yung mismong sakop ng microphone na nasa sagap niyang sound. So usually ito ay pampataas ang kanyang sensitivity na mas tumataas once na ina-adjust natin yung kanyang volume level. So dito naman sa part ito mga pare ko ay ginagamit ko pala yung old mic ko. Ngayon, in the next clip ay yung mismong microphone or yung audio mismo ng EV6 yung inyong maririnig habang gamit-gamit natin. Ngayon, let's go! Hello mga kapare ko, this is your boy, pare ko Steven Tips, and this is my voice while using this AV6 Finefine microphone. So kayo na yung makakapagsabi, okay nga ba talaga or maganda nga ba talaga yung voice quality ng mismong microphone na to. So ngayon, ang gagamitin na nating microphone sa part ng video na to hanggang sa dulo ng video ay itong mismong Finefine AV6 na to. So ibig sabihin, lahat ng maririnig ninyo simula sa video na to ay galing sa kanya. Okay? So ngayon, meron tayong mga some features ng mismong microphone na i-discuss ngayon. So ngayon, pag-uusapan din natin kung ano nga ba or saan nga ba malupit itong mismong EV6 Finefine microphone. Ngayon, simulan na natin. So mga kapare ko, sinabi doon sa ating manual at saka ng mismong manufacturer nito na mas maganda or okay ang mapuproduce na sounds or quality mismo ng voice na mapipick up ng ating Finefine EV6 kapag siya ay 7 inches away from the speaker and yung mismong microphone. Ibig sabihin, estimate na lang ninyo yung mismong size or sukat or haba or layo ninyo sa microphone habang nagsasalita. So usually, mga pare ko, currently ako naman ay around nasa 6 inches or 7 inches or 6.5 inches away
from the microphone. So, nagsasalita ako guys behind the camera. So, itong camera na to na nakikita ninyo ngayon, nandiyan lang ako sa likod niyan. Siguro nakikita niyo naman yung reflection ko dun sa laptop. Pero kung hindi, basta nasa likod lang ako. And 6 inches away lang ako, mga kaparagoy, sa mismong microphone. Pero mas okay kung ilalapit pa natin, sabi doon. Pero ang pinaka the best talaga na okay na distance is 7 inches. So, nandito ako guys. Ayun. Ang malupit pa sa features ito, mga kaparagoy, ng ating mismong AV6.5 microphone ay siya ay isang cardio forward pattern na or naka-cardio forward pattern. Para sa mga hindi nakakalam, ang cardio forward pattern, mga kaparagoy, ay isang features ng ating mismong microphone na kung saan nakapokus lang yung nare-receive na sound niya kapag nagsasalita yung mismong speaker sa harapan ng microphone, which is in our case ay ito yon, mga kaparagoy. So, yung ibig sabihin, if merong mga background noise sa likod o halimbawa may mga nag-ingay sa likod ng microphone na to, ay mas mahina yung masasagap niya na mismong sounds. Pero hindi siya totally mawawala. Usually kasi, mga kaparagoy, yung sounds is kalat yan. So, ibig sabihin, hindi lang maaring sa likod yan dumaan, maaring dumaan din yan sa harapan. Kaya, ibig sabihin, mas nare-reduce niya yung mismong noise or mga background noise sa iyong paligid. Kaya, mas maganda talaga itong mismong Fine AV6 ito sa mga streamer na kagaya natin, mga kaparagoy. So, dahil nga, mga kaparagoy, na cardio follower pattern yung ating mismong microphone, ang unang-una nating gagawin na testing is yung pagtitest ng kanyang cardio forward pattern, which is ang tawag dito ay cardio forward pattern testing. So to do that, magpi-play tayo ng sound sa kanyang harapan, which is kung saan nandito yung mismong part ng mic natin na nagre-receive ng ating mismong voice or ng mismong sounds. And then itatry natin siyang paikutin sa likod para makita natin if effective nga ba siya. Okay, so try na natin dito sa NCS music na to. By the way, shoutout nga pala sa NCS. Okay. So ito yung testing number 1, mga paragoy. So, try muna natin sa harapan. Ngayon, na-try na natin paikot. So mga kaparagoy, yun lang yung part ng cardio forward pattern testing natin. So kayo yung makakapagsabi, if effective nga ba talaga or okay yung features sa cardio forward pattern sa microphone na to. So mapapansin nyo naman doon na humihina talaga yung sound, mga kaparagoy. Pero nasa sa inyo pa rin yan, based sa inyong pandinig, kung okay nga ba siya. Kasi currently, habang nire-record ko itong video, wala akong idea kung ano yung sounds or ano yung nangyayari mismo nang tinetesting ko siya. Kaya, makikita natin yan sa editing part. So, mga kaparagoy, yung next naman natin itetesting is tinatawag na noise reduction or noise cancellation. So, itong features ng mic na ito, mga kaparagoy, ay isang malaking bagay para doon sa mga unnecessary sound na napipick up mismo or nangyayari sa ating kwarto. And usually, mga kaparagoy, yan nagiging main sound or main source ng ingay or unnecessary sound sa kwarto natin is yung electric fan. Hindi yung kapitbahay mo na jusmosa or yung nagmamartilyo or nagkukumpone dyan sa kabilang kanto, etc. Hindi yon, okay? So usually, ang nagiging main source ng ingay is yung ating electric fan. Ngayon, itatry natin yung noise cancellation niya sa dalawang part. Unang-una, yung hindi tayo nagsasalita, and pangalawa, yung nagsasalita tayo. Usually kasi, ang noise cancellation ay nagpa-function once nagsasalita yung mismong speaker sa microphone. So, ang ibig sabihin, mas pinipick up niya yung sounds na napipick up niya dito sa harapan or mas malapit sa kanya. Unlike doon sa malayo or yung unnecessary sound niya, which is yung electric pan yung tinutukoy natin. Anyway, gusto ko rin sabihin na yung pinuproduce or yung mismong pinapakita or naririnig din yung audio ngayon, mga parekoy, ay galing sa microphone na to at yon ay raw sound. Ang ibig sabihin ng raw sound, hindi siya in-edit, walang ginamit sa kanya na kahit anong ikulay, etc. Wala sa kanyang edited. Basta ito ay pinatong lamang sa video. At nakikita nyo naman sa ating mismong background yung ginagamit nating screen recorder. At ito yung default screen recorder or audio recorder ng ating laptop. So, ibig sabihin, walang daya at ito ay raw. Again, itry na natin yung mismong pagtitesting ng ating noise cancellation.
So first thing mga kapare ko ay yung pagta-turn on ng electric pan habang nagsasalita ako. And currently ito na yung mga kapare ko ay naka-turn on ng electric pan natin and ito ay number 3 na. So by the way, yung position nga pala ng electric pan is bandang left side ng microphone, nandito banda around half meters away. Okay, half meters away yung ano niya, half meter away yung layo ng mismong electric pan sa ating microphone. So kayo makakapagsabi if goods ba yung mismong noise reduction nitong ating mismong Pinefine AB6, kasi currently nagsasalita ako. Ngayon, itatesting naman natin mga pare ko yung ating noise reduction testing sa part na hindi ako nagsasalita o hindi ako nag-explain. Ngayon, tingnan natin. So mga pare ko, yun lang, no? So patayin ko lang muna to. And then, yeah. Yun. Kayo yung makapag-usga, if okay nga ba talaga yung ating mismong noise reduction features ng mic habang gamit-gamit natin siya ng mayroong electric pan. And also, depende na lang yan sa iba't iba pang noises na maririnig natin sa ating kwarto. Yun lang. And next naman na testing mga kapare ko, yung pagtatry natin habang nagsasalita. And then, nagsashoutout tayong. Ibig sabihin yung pagbabago ng tone natin or ng boses natin habang nagsasalita. Kasi usually, itong ang Pinefine AV6 is binild for a streaming. So, syempre, mayroong mga part na sisigaw ka dyan. May mga part na magsasabi ka ng kahit anong words. Masasamang words ba yan or hindi. It depends on you kasi expression mo yan. Ngayon, itatry natin yon and acting sa pare ko Steve and tips na parang nag-i-stream. Huwag yung tawanan kasi malay nyo in future mag-stream tayo sa Facebook. Anyway, joke lang. Anyway, ngayon, test 1 using the microphone habang naglalive. Okay? Nice stun mo, bre. Pre, stun. Yan, nice one. Triple kill. Uy, gagi nag-stun. Ang galing. So, usually, mga ganun yung mga sinasabi nila. Pasensya na, guys. Pangit yung acting skill niya para kay Steven Tips, pero tatry pa rin natin. So, yun na nga. Shoutout sa'yo, idolo. Maraming salamat sa pag-donate ng 10 star. Maraming salamat sa pag-donate ng 1 million star. Maraming salamat sa pag-follow, pag-share, and also pag-comment sa livestream natin. Yun lang. Maraming salamat, guys. Peace out. So, mga kapare ko, ina-train na natin sa live streaming part. Pasensya na, hindi ako magaling umarte sa pag-livestream. Kasi usually, kapag nagre-record down ng video, kung ano na yung mismong personality na para kay Steven Tips, is yun na yun. Kapare ko, kung joker ako, joker yon habang buhay. Pero yun nga, medyo hindi ako sanay sa pagla-livestream kaya wala akong masabi. So mga kapare ko, nakita nyo naman yung mismong pagtitesting natin ng microphone at kung ano yung kayang gawin ng AV6 Pinefine microphone. Ngayon, kung sa last part na to ay tatanungin ninyo ako kung ano yung kayang gawin ng mismong Pinefine AV6, ay nasagot na natin yung kapare ko sa video na to. Pero kung itatanong nyo sa akin if okay ba kumuha or okay ba itong mismong Pinefine AV6 kasi ito ay budget mic at maganda naman ang kanyang performance para sa mga magla-livestream or kaya magko-content kagaya ko or gusto nilang mag-switch sa mic, I suggest yes mga kapare ko. Usually, iniisip ko na rin magpalit ng mic doon sa aking old mic na Voyal 600 dito sa ating mismong Pinefine AV6. Pero ito ay hindi pa sure kasi hindi ko pa naririnig usually yung audio na galing dito sa Pinefine AV6. Kung magiging okay itong audio na to, kasi kapare ko yung nare-record yung video, ay kakadating lang din ng package. Kaya kung magiging okay yung mismong audio quality nitong Pinefine AV6 na to, eh siguro ito na yung ipapalit ko. At maririnig nyo ako gamit-gamit to kapare ko sa mga susunod natin yung video. Pero kung okay yung tatanungin ninyo, goods din naman siya. And kung may magtatanong dyan kung paano ako magagawa yan kasi sa cellphone ako nagre-record, kailangan lang natin itong sinasabi ko kanina na OTG connector. So ang maganda kasi dito sa OTG connector na to is 2-in-1 na siya. Pwede siya sa USB type and also sa USB type C. Ito yung regular kasi or yung old or yung default USB type mga kapare ko, yan. And then ito naman yung another OTG niya para sa type C, which is okay para sa akin. And then, yeah, magagamit ko yan sa cellphone, kaya huwag kayong magtaka, mga kapare ko, okay? So, anyway, dito ang natatapusin yung video. If gusto nyong bilhin itong mismong Pinefine AV6, ito yung presyo niya, mga kapare ko. Budget mic to, pero nakita nyo naman yung performance. Ilalagay ko yung link sa description. I-click na lang nito at mag-add to cart kayo. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Peace out. Let's go.